Hello, hello! Magandang umaga sa lahat! Welcome back to Mera's Cooking TV channel again! So, for today's video, gagawa lang tayo ng bami. We call this bami in our province, in Davao, because this is a mixed bihon and the canton. So, ang ating mga ingredients, guys, ipapakita ko lang sa inyo. Kung bago pa lang kayo sa akong channel, don't forget to like, subscribe, and share to your friend. I really appreciate that. And comment down below. So, ang ating mga ingredients, ito ang papakita ko sa inyo. Tara, samahan niyo ako sa pagluto ng ating special na pancit. Sa pagluto ng ating pancit, nag-prepare lang ako ng ating mga ingredients. So, meron tayong cabbage, na-slice ko na siya, carrots. Meron din tayong bell pepper, color red, onion, bawang, at saka yung pork natin na dice na rin. And then, this is the Chinese dibaobao meat. Masarap siya pang halo sa pansit. Tapos, kakailangan din natin ng patis, black pepper powder, soy sauce, north cubes pork, and then our main ingredients, the bihon, and also the canton. Mix na natin siya. So, yun ang tinatawag namin na bami sa aming province, sa Davao. Masarap siya, guys. Honestly, I love pancit from Davao. So, I think a lot of people already know it's bami. So, tara, umpisahan natin sa pagluto ng ating special na pancit. Ay, nagpapainit lang tayo ulit ng kawali. Lalagyan natin ng olive oil. So, about like 2 tablespoons oil. So, gigisa lang natin yung sibuyas. Sabay na natin yung bawang. So, brown lang natin yung sibuyas at saka bawang. Ngayon naman, ihahalo na natin yung pork meat natin. Nilagyan ko na siya ng asin at saka paminta. So, hayaan lang natin yung meat mag-brown siya. Saka natin ihalo yung ibang sangkap. So, pwede na natin ilagay yung paminta at saka nor cube. Brown. Ayan. Atin yung carrot. So, yung cabbage natin, pang-glass na siya dahil mabilis na luto yung cabbage natin. At saka yung toyo sa last na rin para hindi putla yung pancit natin. May kulay. Lagyan na rin tayo ng patis. Ayan, like 1 tablespoon patis. So, huwag muna kayo maglagay ng asin. Sa asin, hindi muna ako maglagay ng asin. Dahil doon ako nagbabalance sa patis at saka sa tuyo mamaya. Soy sauce. At hindi na tayo maglagay ng contact water. Kuluin lang natin. So, ayan guys, kumulo na yung ano natin. Pwede na natin lagay yung bihon. Unahin natin itong bihon dahil matigas-tigas siya kaysa kanton. Anyway guys, kung ano lang yung gulay na available sa kusina nyo. Kasi sa akin, mayroon lang akong carrots at saka cabbage for today. So, yun lang ang gulay natin. So, ayan, may sabaw-sabaw pa siya kundi. Maya-maya matuyo na yan siya dahil ina-absorb lang. And our
1 cup of water natin na hinalo. Tama lang siya na hindi mag-dry yung pancit natin. Talaga guys. Mabilis sa mahilig magluto sa kusina. Mabagal at matagal sa walang hilig magluto. Yun ang totoo. Correct me if I'm wrong, but that's what I've noticed. Pag hindi ka mahilig sa kusina, mabagal. Am I correct? So, ayan. So, pwede na natin ihalo yung cabbage at saka soy sauce. Hinuhuli ko talaga yung soy sauce para yung ano natin na bihon natin hindi siya makikita. Using 3 tablespoon soy sauce. Kaya hindi ako naglagay ng asin dahil yung soy sauce natin maalat-alat na yan. So mix lang ng mix. Yes, tama na. Hindi maalat, hindi matabang. Tama lang siya. So, lalagyan lang natin ng olive oil. Ayan. Para ma-shine yung pancit natin. There you go. Our pancit is done. So, ayan guys, luto na yung pancit natin. Mag-plating lang tayo. Ayan. So, maglagay lang tayo ng natin. So, ayan ang pancit natin guys. Maglalagay lang ako ng red bell pepper on top. So, ready to eat. So, yung red bell pepper ready to eat na rin siya. So, titikman natin yung pancit natin, guys. Ang sarap. Wala nang kanin, pancit na lang. Ang sarap. Kain tayo, guys. Thank you for watching. Bye-bye.